Talakayin ang katotohanan natong tunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Usang katauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid. Quran chapter 2, ang aya ay 21. Hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim, sa mga nag-aayuno, Ramadan Karim, at sa mga kababayan naming mga Kristiyano na nakikinig sa ating palatuntunan sa hapong ito, isa pong malamig na hapon. At of course, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging ang ating branch po, ang branch ng MPDA sa may Notre Dame Avenue po yan. Bukas din po yan, 9 to 5 from Monday to Friday. Kaya po aming inaanyayahan yung atin pong mga kababayan mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan, saliksikin po ang Islam upang sa ganon tayo ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. No? Ang relihiyon na kung saan ay talaga naman pong nami-misunderstood ng karamihan. Okay po. At ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search yung ating pong pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na ating tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag pong kalimutan na i-like yung ating Facebook page na Bro Khalid Sanchez. Sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, kayo po ay maaring magpadala ng inyong mga questions, mga tanong po patungkol sa mga bagay na ating tinalakay. Ang ating pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. 0915-50-63652. At sa hapong ito ay kasama ko rin po, of course, ang aking pong minamahal na kapatid sa Islam, isa pong Sheikh. Siya po ay nakamemorize ng buong Quran, si Sheikh Morris Kabugatan. Isa pong taong masasabi nating walking Quran, no? Sapagkat sa ulado niya ang buong kabanata, buong talata, lahat ng talata, from cover to cover ng Quran. Isang bagay po na napaka ganda. Isang paraan po yan ang pagpreserba ng kapahayagan mula sa dakilang tagapaglikha. Dahil kapag ka ang pagpreserve ng kanyang mga revelasyon ay idadaan ito sa pagsulat, no? Darating ang panahon na mabubulok at mabubulok yung pinagsulatan. Either ito ay masunog, mawala, mabulok siya. Ngunit kapag ito ay memoryado ng tao,
hinding-hindi mawawala ang revelasyon ng Dakilang Tagapaglikha. Hanggat may Muslim sa buong mundo, ay hinding-hindi mawawala ang kanyang original na kapahayagan na kanyang ipinadala sa tao. So, unlike po sa ibang reliyon, katulad sa reliyong Kristyanismo, wala pong original na kapahayagan ang Biblia ngayon. Ang nananatili na hawak ng Kristyanismo ngayon ay yung iba't ibang codex, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Yan ay mga lumang kopya ng Biblia. Luma, matandang kopya ng Biblia. Yung ancient manuscript. Sa makatwid, hindi original. Ito ay matandang kopya, lumang kopya, hindi original na kopya. At walang nakamemorize ng buong Biblia. Kaya pagdating po ng panahon, sa paglipas ng maraming taon, nawawala ito. Kaya nga po ang Biblia, napakaraming version, napakaraming translation, iba-ibang mga version, ano po, na magkakaiba ang laman ng bawat isa. Hindi maibalik sa kanyang original nung ito ay pinahayag, sapagkat wala na po yung original, sapagkat hindi nga ito na isaulo, isinulat lamang sa kung saan-saan. So dumating ang panahon na ito ay nawala. Nangyari po yan sa Biblia. Kaya po sa Quran, memoryado. At ito nga, kasama natin ang isang taong memoryado niya ang buong Quran. So Sheikh Morris Kabugatan. Kasama ko rin po sa atong ito yung aking estudyante ng Comparative Religion, si Brother Lutfo. Matagal kang nawala, Brother Lutfo, ha? Hinahanap ka ng ating mga giliw na tagapakinig ng ating palatuntunan. Si Brother Lutfo. Pwede ka mag-hi, Brother Lutfo, kung gusto mo. Okay lang daw. Okay. So, ready na tayo, no? Ready ni Sheikh. Ready na rin si Brother Lutfo. Bago dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating mga greetings na babatiin muna natin ng isang Ramadan Mubarak, no? Yung ating mga kapatid, lalong-lalo na kay Brother Omar Banaag ng Luzon, si Sister Donna Bilgari ng Kuwait, si Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi, si Engineer Tizan Gemaludin at Engineer Nuruddin Bila ng Qatar, si Brother Abdullah Gaya po ng Cotabato Hardware dito po sa Cotabato City. Kung kayo po ay may mga pangailangang material na para sa construction ng inyong mga building, abay dyan na po tayo sa ating kapatid sa Cotabato Hardware. Kay Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait, si Engineer Nasir Maulana po ng Jeddah, si Sister Madonna Sumuelo Kidato, si Brother Ibrahim Sardon at si Sister Nabila Aliling. Sa inyong lahat po, nawa ang pagpapala ng Dakilang Tagapaglikha ay laging sumainyo. Assalamu alaikum. Okay, Sheikh. Unang katanungan po na ating bigyang daan sa hapong ito, ito po ay galing kay Texter 0915-68-65-035. Tanong niya ay ganito, salam Brother Khalid, walaikum salam, rahmatullah. At sa lahat ng tagapakinig, God bless you all. Tanong ko po kung nakalagay ba sa maluwalhating Quran na kapag tayo ay namatay, saka lang natin malalaman na patay na pala tayo sa Day of Judgment, na doon ay bubuhayin tayo ng Panginoong si Allah. Yun ang kanyang tanong. May nakalagay daw po ba sa Quran na kapag tayo ay mamamatay, ay saka lang malaman na patay na pala doon na sa araw ng paghukom, Yawmul Qiyamah. Yun ang kanyang katanungan, Sheikh. Ang ating kasagutan po ay sa oras mismo na ang tao ay mamatay na o patay na siya, ay malalaman niya na siya ay patay na. No? Sinabi ng Dakilang Tagapaglikha sa chapter 23, ang mga talata po ay 99 hanggang 100 po yan. Ganito ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Hanggang ng... Hello. Okay. Sige. Hanggang nang ang kamatayan ay sumapit sa isa sa kanila na hindi sumasampalataya at nagsabi, O aking Panginoon, ako ay muli ninyong ibalik sa mundo upang ako ay makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwan na pabayaan. Hindi, ito ay isa lamang salita na kanyang ipinangusap at may hadlang sa kanilang pagbabalik sa mundo, ang buhay sa barzak. Mm. Ang buhay matapos ang kamatayan. Yun. Hanggang sa araw na sila ay muling ibabangon. Salamat, Brother Lord. Napakaliwanag siya, no, ng sinabi ng ating dakilang tagapaglikha. Hanggang nang ang kamatayan ay sumapit sa isa sa kanila. At nagsabi, O aking Panginoon, ako ay muli ninyong ibalik sa mundo. Ibig sabihin, alam na niya siya, napatay na siya. Kasi humihingi nga siya ng ng nagdarasal nga siya na kung maaari siya ay pabalikin sa mundo. Sa mga tuwid, alam na niya na siya ay patay na. Wala pa to sa Yawmul Kiyama. Sa barzak pa lang ito siya, no? Sa libingan. Sa Biblia lang naman po, mababasa, ng tao kapag siya ay patay na, ay wala nang pagkakaalam. Wala na siyang malalaman. Wala na. As in, pati yung pag-iisip niya, mawala rin ayon sa Biblia. Tingnan niyo ah. Sa aklat ng Awit 146, ang talata ay 4, ganito ang sinasabi, 4. Ang hiningan niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanilang pagkalupa. Sa araw ding iyon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Sa mga tuwid, wala na siyang malalaman, Brother Lutfo, Sheikh, no? Wala na. Hindi niya alam na patay pala siya. Unlike po sa pananampalataya sa reliyong Islam, na kung saan ay merong tinatawag na buhay sa libingan, yun nga, binasa kanina, yung barzak. Yan yung lugar na kung saan ang tao ay temporaryong mananatili hanggang sa tayo ay bubuhayin muli ng dakilang tagapaglikha, haharap sa kanya para sa paghuhukom. No? Diyan tayo sa libingan natin. Diyan tayo mananatili. Ngayon, magandang topic actually yan siya, no? Yung buhay sa barsak. Magandang topic yan, magandang discussion sa ibang pagkakatao. Sa Biblia, talaga namang walang alam na kapag patay na siya. Wala nang alam, wala nang pag-iisip, no? As in, wala na. Ito, dadagdagan po. Sa aklat po ng Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 po yan, ganito ang sinasabi. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Pwede pa yung buhay, alam niya na siya ay mamamatay, no? Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. As in, totally wala na talaga siyang alam. Unlike po sa sa pananampalataya sa Islam, merong four stages ba yung Sheikh, no? Yung ating buhay dito. Unang stage yung buhay natin sa tiyan ng ating mga magulang nung tayo pinagbuntis ng ating nanay sa loob ng 9 months, no? Pagkatapos lumabas siya sa mundong ito, yun yung palong stage.
ito na yung buhay sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, kung mamatay siya, yung sa libingan naman. Mm. And then, pagkatapos niyan ay, ang pang-apat na stage ay yung pagtindig natin mula sa ating libingan para sa paghuhukom, sa yaumul kiyama. Parang nag-transfer lang tayo, no? Parang ganun. Kaya ang isang Muslim po, nagsusumikap na gumawa siya ng mabuti dahil alam niya na meron siyang kahinatnan sa kabilang buhay, sa libingan. Alam niya na meron siyang kahinatnan doon, kaya nagsusumikap siya na gumawa ng maraming ibada, maraming pagsamba sa dakilang tagapaglikha. After all, ang purpose kung bakit tayo nandito sa mundo ay upang sambahin natin ang lumikha sa atin. At sa ating pagbabalik sa kanya ay hindi tayo parusahan dahil sinamba natin siya. Okay po, yun po ang aming sagot sa nagtanong mula po kay Texter 966-55499-7202. Salam Bro Khalid. Walaikum salam. Ano po ang parusa sa taong naiinggit at mapanirang puri sa kapwa from Riyadh, Ramadan al-Mubarak? Ang tanong niya, Sheikh, ay ano raw po ba ang parusa sa taong naiinggit or yung sabihin na natin mainggitin, no? Mainggit. Wala pa akong nabasa, Sheikh, kasi na eksaktong parusa. Ikaw meron ka nang nabasa na eksaktong parusa sa mga taong naiinggit, yung mga mainggitin? Wala pa, no? Wala pa. Pero, tayo ay tinuruan ng dakilang tagapaglikha na magpapakupkup sa kanya laban sa mga taong naiinggit o mainggitin, no? Ito po ay mabasa natin sa, basahin na lang po natin siya, no? Yung buong talata mismo, buong kabanata mismo ng Suratul Falaq. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipagbadya. Ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang diwayway, yeah. Laban sa kasamaan ng mga nilalang. Laban sa kasamaan ng gabi, kadiliman, kung ito ay lumalaganap, at laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim, mga panggagaway, kung sila ay umiihip ng sa mga buhol o nakabuhol, at laban sa kasamaan ng isang mainggitin habang siya ay naninibubog. Tayo ay tinuruan na magpapakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng mga taong mainggitin. Yung mga nainggit. Tunay po na destructive talaga, Sheikh, itong inggit. Destructive yan. Kapag ka ikaw tamaan ka ng inggit, nako, maaring masira ang isang tao kapag ka siya ay tamaan ng inggit. Kaya dapat lagi siyang magpapakupkup sa dakilang tagapaglikha. Meron kasing taong kinainggitan, Sheikh. Hindi niya alam na kinainggitan siya ng kapwa niya. So, tamaan siya ngayon ng hindi maganda. Hindi maganda. Masisira siya noon. Kung ang isang tao ay mainggit, ang isang Muslim ay mainggit, abay ang kainggitan mo, yung mga taong gumagawa ng kabutihan, katulad ng sinabi ng Propeta Sheikh, katulad halimbawa nung taong may kayamanan at ginagamit niya ito sa paggasto, sa landas ng Allah, yun yung mga taong dapat kaingitan. Yung mga taong naka-memorize, nag-aaral sa Quran, at ito ay kanilang sinishare sa kapwa, ganun ba yung Sheikh, no? Yun yung mga taong dapat kaingitan. Huwag yung mga taong kinainggitan mo, Brother Lotfo, dahil guwapo. Katulad sa atin.
minsan kinainggitan ka dahil guwapo ka, no? Sa bagay, yung mga pangit, hindi naman kinainggitan siya, no? Panay yung mga guwapo lang ang kinainggitan. So, yun po yun. Magpapakupkup sa Allah laban sa mga mainggitin. Kasi dyan na lumalabas yung shaitan. Tungkol naman doon sa mapanirang puri, itong paninira sa kapwa, ito ay pinagbabawal ng dakilang tagapaglikha na tayo ay mainggit, tayo ay manira sa ating kapwa Muslim. Ito sinabi niya sa Suratul Hujurat, 49 po yan, ang talata ay 12. Ganito ang sinasabi, Ikura. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minal dhanni inna ba'dal dhanni ith. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lutfu. Si Brother Lutfu po, ang kanyang long name ay Lutfullah. Short Lutfu. O kayong mga sumasampalatay. Uh-huh. Inyong iwasan ang maraming pagdududa, katiyakang ang ilang pagdududa ay mga kasalanan. Hmm. At huwag kayong manubok. Gayon din huwag kayong magpamalas ng paninira. Yun. Mayroon bang isa sa inyo ang ibig na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? Tunay ngang kasuklaman ninyo ito. Datapuat inyong pangambahan si Allah, katotohanan si Allah ang tanging isa sa na tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakama. Yung palang paninira sa kapwa, panlilibak sa kapwa, ito'y bawal at inihalin tulad ng Allah sa pagkain ng laman ng ating kapwa. Inihalin tulad niya doon. Sabi niya, meron ba sa inyong may gustong kumain ng laman ng inyong kapatid? Of course. Eh, wala sa ating may gusto noon, maliban lang sa mga aswang siguro. Correct. Bawal yun. Kaya nga, itong mga taong mapanirang puri, mga manlilibak, no? Ang parusa nila ito'y itatali sa impyerno. Naku. Itatali yan doon sa mga isa sa haligi sa impyerno, no? Masaya na din, Sheikh, sa Suratul Humaza. Sa 104 po yan, chapter 104, masaya natin yung buong kabanata niya. Medyo mahaba-haba, Sheikh, no? Sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Kasawian sa kapalusahan ang bawat makakating dila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran na nagtitipon ng mga kayamanan at abalang-abala sa pagbibilang ito na nagpapalagay na ang kanyang kayamanan ay makapagpapahaba ng kanyang buhay ng walang hanggan. Hindi. Katotohanan, siya ay ihahagis sa dumudurog na apoy. Allah. At paano mo mapag-aalaman
kung ano ang dumudurog na apoy, ito ang apoy ni Allah, na naglalagablab ang ningas, na ang init nito ay sasadlak sa puso, katotohanan ito ang lulukob sa kanila. Sa mga mahabang haligi ng impyerno. Yan. Sa mga mahabang haligi ng impyerno. Grabe, no? May mga haligi pa lang impyerno, Sheikh, no? Allahu Akbar. So, tayo po, abay, huwag na tayong manlibak, no? Maging sa Biblia, Sheikh, itong mga mapanirang puri, mga libakero, slanderer, mapangtungayaw, ito ay hindi makapasok sa kaharian daw ng Diyos ayon sa Biblia. Tingnan nyo, ah. Sa unang Korinto 6, ang mga talata ay 9 hanggang sa 10 po yan. Ganito ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Alam natin, liko yung panliliba. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, kasama yung mga same-sex, alam mo, merong batas sa Amerika na pinirmahan yung presidente doon, si Barack Obama, na pwede na daw doon yung pagpapakasal sa kaparehong kasarian. Grabe ang lupit, no? Maalala ko lang ito, sisingit ko lang, ha, dahil ano to, sa Biblia is hindi raw yun katanggap-tanggap siya. Bawal daw yun, ito ngayon ang Amerika, abay, pwede na sa kanila ang mag-asawa ang lalaki sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Dahil nga pinirmahan na ang batas na pwede na silang magpakasal. Naku po, ano kayong mangyari doon, Sheikh? Kung lalaki sa lalaki, hirap nun, no? Ano yun? Parang mag-ispadahan. O kung sa babae naman, naku. Ito na yung bagong modernong Sodoma at Gomora sa ating panahon. Nasira na ang lumang Sodoma at Gomora, ayan, dahil sa ginawa ng Amerikang ito, sunod na rin yan na sisirain. Babagsak na rin yan. Opo. Dahil ayaw ng dakilang tagapaglikha ang mga ganyan. Sa Diyos, ganito ang sinasabi, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, buti na lang, hindi tayo lasing gusit, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po ang parusa nila. Sagot namin sa nagtanong na taga Riyadh. Mula po kay Texter 0926-5715-314. Salam! Ano po ba itong balot? Nahuhulog po ba itong haram o hindi? Gandang tanong niya, Sheikh. Marami sa atin ngayon kumakain ng balot, di ba? Meron pa nga siguro nagabuka, Sheikh, na ang pinambuka niya ay balot. Parang may narinig ako na gano'n. Eh, nagmukhang balot na rin siya, sabi ni Sheikh. Abay, mahilig siya sa balot, ha? Kasi yung balot, medyo matawag dyan, mabuhok, di ba, Sheikh? Oh? At masarap daw simutin, no? Masarap daw dilaan kasi mabuhok. Aba, so, yung iba nagabuka, balot ang pinambuka. O ngayon, ang tanong ng ating texter ay, dahil siya ay nagdududa kung ito ba ay nahulog sa haram, ano ba ito, halal ba itong balot na ito? O, nagtanong siya ngayon, Sheikh, ang tanong niya, ito ba ay haram o halal? Naku po. Ikaw, Brother Lotfo, nakakain ka na ng balot? Naku, mahilig sa balot pala. Katabi ko dito siya. Mahilig sa balot pala ito. Oh, iwan ko na siya kung mahilig din siya sa balot. Ito po. Trangkahan na to, ha. Itong balot kasi, kung pag-aaralan mo yan, yan ay mahulog sa tinatawag na maita. Dead animal.
Kasi alam natin sa loob niyan meron na siyang nabuo na yung ano niya, yung tawag diyan yung sisiyo, no? So maita na siya. So ito bang maita, bawal ba ito o hindi? Bawal po yan. Sinabi ng Dakilang Tagapaglingkal, chapter 2, ang aya po ay 173. Tuloy, marami yan sila. Ganito po, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الخمر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, mag-enjoy ka diyan, Brother Lutpo, ha. Ipinagbawal lamang niya sa inyo ang maita. Patay na hayop patay na kinatay na sa pamamaraang Islamiko. Yun, patay na hayop at dugo. Mm. At ang laman o karni ng baboy. Yan, doon tayo sa ano, Brother Lutfo, sabi doon, maita, no? Innama harama alaykumul maita. Maita, dead animal. So, yun pong balot, pagbuksan mo yan, makita mo doon yung dead animal, patay na hayop na sa loob. Hindi ito nasumbali. Hindi rin nailabas yung dugo niya, may dugo yun. Na-form na kasi yung sisiyo sa loob, eh. No? Kaya lang hindi pa nabuka yung ano niya, yung shell niya, hindi pa siya nakakalabas. Pero na form na yung sisiyo doon. Isang bagay po na naging maita po siya. So ito po ay haram. No, hanapin mo salitang balot sa Quran, hindi mo matatagpuan 'yun, 'di ba? Walang ganoon eh. Kung letra for letra, ay mga pilosopo ba siya? Saan ba yung salitang balot sa Quran? Sinabi ba na haram yan, letra for letra, gusto kong mabasa. Wala eh, no? So, ang utos sa atin ng Dakilang Tagapaglikha, nakakasira yun sa katawan, itong maita. Kapag kakain ka ng maita, masira yung katawan natin. Masisira yung katawan mo, no, masisira. Dahil meron dugo doon na hindi nakalabas, at ang dugo ay makasira yan sa tao. Maraming uric acid yan. Uric acid, yan ang makasira sa katawan mo. So yung dugo, maraming uric acid yan. So, dahil dead animals, hindi nga naisumbali, hindi nakalabas ang dugo, maraming uric acid yan, masarap na siya, pero nakasira siya. Ang utos sa atin ay kumain ng mga halal at mga mabubuting pagkain. Ito po, sabi ng Allah sa chapter 2, ang aya ay 168 ng Quran, ikur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kaulugan. Brother Lutfo. O sangkatauhan. Mm. Magsikain kayo ng halal. Mm. Anumang mabuti at pinahihintulutan ng sa Islam. Iyon. Dito sa kalupaan at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas. Mm. Katotohanan, siya sa inyo ay lantad na kaaway. Mm. Si Satanas ay nag-uutos lamang sa inyo kung ano ang masama at kasalanan. At upang kayo ay magsalita ng laban kay Allah sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman. Yun. Ang utos sa atin, sangkatauhan, sabi niya, magsikain kayo ng halal, no, dito sa kalupaan. Yung halalan tayyib. Tayyiba. Yung good. Halal and good. Yung mabuti. Ibig sabihin, yung hindi nakakasira sa katawan niyo, sa katawan natin. Pure and good. Pinahintulutan at yung tayib.
Yan ang pinag-utos na kainin natin. At hindi yung mga maita. Yung maita, hindi yan good. Hindi nga siya nakakabuti sa katawan natin. Alam mo, may kilala ako, Sheikh, na isang ustads na ang hatol niya dyan ay halal at hindi haram. So, in fact, kumakain siya. May kilala ako. At hinamon pa nga niya, kung bibili ka ngayon ng balot, kakainin ko yan. Hamon-hamon niya, ganun. Sapagkat wala daw mabasa sa Quran na ang balot ay haram. Ang hinahanap niya kasi is letra for letra na haram, ganun. Okay, sabi natin bakit? Meron ka rin bang nabasa sa Quran na letra for letra na haram ang tanduay? Wala, di ba? Pero alam natin na yung tanduay haram. Walang umiinom, bawal ito. Eh kung letra for letra ang hanapin mo, minsan naliligaw ka na nun. Kasi hindi ka na gumagamit ng common sense para intindihin yung ipinagbabawal ng dakilang kapaglikha. No? So, ganun po yun. Eh, pwede mo iklaro yung ano, bro? Yung, kasi maraming organization yun na bawal daw yung toothpaste na yung Ramadan okay. Pagamit. Inshallah, brother. Yung tungkol sa toothpaste, inshallah, pag may time mamaya, no? Bigyan pansin natin. Sa Biblia lang naman, Brother Lutfo, na pwede kang kumain kahit ano. Sa Biblia lang siya, na kahit ano pwede mong kainin. Yes, yes. Sa Biblia lang naman. Kaya nga, itong mga kababayan natin, mga Kristiyano, yung iba sa kanila, hindi natin masisisi kung bakit sila'y kumakain ng mga ipinagbabawal na pagkain. Dahil, meron naman talaga mabasa sa Biblia na kumain ka kahit ano. Yes, sa Biblia lang yan. Tingnan mo ah. Basahin ko sa Korinto. Unang Korinto, Jes, ang talata ay 25, ganito po ang sinasabi. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kung halimbawa doon sa palingke, may binibenta doon na ahas. Karni ng ahas. Ay sabi ni Pablo, kanin ninyo. At huwag na kayong magtanong ng ano paman dahil sa budhi, konsyensya. Yun ang sabi ni Pablo. O halimbawa naman, ikay iimbitahan ka ng isang hindi mananampalataya. Tapos, pakakainin ka ng butiki. Kainin mo yun, sabi sa Biblia. Tingnan mo ah, 27. Kung kayo ay aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kaya mo yan, Sheikh? Halimbawa, yung hindi mananampalataya, naghain ngayon ng butiki sa harap mo. O tuko. Nagpirito siya ng piniritong butiki. Alam mo, may bansa na kumakain ng ganyan. Piniritong butiki, tuko, yung mga kakaibang mga pagkain. Komodo dragon, buaya. So, sabi ni Pablo sa Biblia, huwag na kayong magtanong. Kainin mo na! Mapababoy man yan, aso man yan, mantakin mo yan. Lalo na kung balot. Kahit ano, yung ibibigay sa'yo para ipakain sa'yo. Kahit lason yun, sabi ni Pablo. Kahit lason, mantakin mo ha. Hindi na daw magtanong eh. Kaya ba, hainan ka ngayon ng may pagkain na may lason, dahil sabi ni Pablo, huwag ka na magtanong dahil sa budhi, kainin mo na yun, patay ka ngayon. Diba? Yun ang sabi ni Pablo no sa hindi po kasi ganun ang aral sa Islam. Ang utos ng dakilang tagapaglikha, kumain ka ng mga mabubuti at halal na pagkain. Ito contradiction ito sa aklat ng mga gawa eh. Kasi dito sa aklat ng mga gawa, Sheikh, ganito naman ang sinasabi. Bawal yung maita, yung binigti, patay na hayop. Mm-hmm. Gawa, this is 15, ang talata po ay 29, ganito ang sinasabi.
umpisahan ko sa hadito sa 29, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosa at sa dugo at sa mga binigti sa mga katwid, itong maita, no? Dead animals. Bawal pala, kontrahan, contradiction talaga ang Biblia. Buti na lang dito tayo sa tamang batayan, ang Quran, na wala pong contradiction. Kaya po sa nagtanong kung bawal po ba ang balot o hindi, yun po ang aming kasagutan. No? Sa panahon ng propeta, hindi natin nabasa siya. Ikaw, nabasa mo ba na ito'y naging pagkain ng propeta at mga sahaba, itong balot? Wala, di ba? Parang dito lang yata yun sa Pilipinas, yung balot na yan eh, no? Gawa kasi, invento kasi ng mga kufar yan eh. ito. Texter 0915. Maganda yung tanong mo kanina about sa toothpaste. Kasi mayroong nag-gamit ng toothpaste kahit na nag-ayuno, no? Fasting month of Ramadan. Meron tayong special na sagot dyan, Brother Lutfo. 0915-699-4477. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Rahmatullah. Ako po si Ali Nailin Diok. Tanong ko lang po, kung nabubuhay pa po si Hesus Kristo, saan po kaya siya nakatira? Sa heaven or sa earth? Ano kaya ang kanyang relihiyon? Muslim o Christian? Si Hesus. Pakibati po Kuya Khalid ang pamilya Diok at Ali. Sukra ng marami. Ramadan Karim. Ang ganda ng tanong niya siya. Tanong niya kung buhay nga daw si Kristo is saan nga ba daw siya nakatira ngayon? Sa heaven or sa earth? Alam nga naman sa Mars, sa Pluto. Ang sagot dyan sa tanong mo, Brother Ali, kung saan nakatira si Jesus Christ, kung siya ay buhay. Actually, buhay man talaga siya. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa rin siya Sheikh. Eh. No? At siya ngayon ay wala sa Earth, wala sa Mars, wala sa Pluto, wala sa Jupiter. Siya ay nasa langit. Ito ang sinabi sa chapter 4. Ang ayah ay 158 ng Quran. Ikura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lutfu. Datapwat itinaas siya si Jesus sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling. At si Jesus ay nasa kalangitan ngayon. Nasa kalangitan ngayon. Sabi diyan na nasa kalangitan. Nasa langit siya, kapatid. Wala sa earth, wala sa Jupiter, nasa langit siya. Maging sa Biblia sinasabi na siya ay nasa langit siya. Sa aklat ng mga Gawa 7:55 ganito ang sinasabi. Datapwat siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakita niya, nakatindig daw sa langit, no? Nasa kanan ng Diyos. Nakita niya doon na nakatindig si Jesus. Sheikh, take note. Nakatindig. Alam mo, kapag sabihin natin nakatindig, anong forma niyan, Brother Lutfo? Kapag nakatindig? Nakatayo. Nakatayo. Very good ka, Brother Lutfo, ha? Kapag nakatindig, of course, nakatayo. Nakita niya sa langit. Pero contradiction pa rin sa ibang talata ng Biblia siya. Okay. Alam mo kung bakit? Abay, nakita pala doon sa langit si Kristo, hindi siya nakatindig. Ha? Oh. Hindi rin nakatuwad, Brother Lutfo. Hindi rin nakatuwad. Maya-maya, baka mabasa natin nakatuwad. Kundi, siya ay nakaupo. Oh, saan natin mabasa yan? Yung sa langit pa rin. Marcos 16, ang talata ay 19, ganito ang sinasabi.
ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y nangaumanga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok o umupo sa kanan ng Diyos. Lumuklok, umupo sa kanan, di pala nakatindig, no? Contradiction na naman, Brother Lutfo. Lumuklok, eh. Nakaupo doon sa kanan ng Diyos. Sa kabilang talata, abay siya pala ay nakatindig. Pero di bali, nasa langit pa rin. No? Nasa langit pa rin. Yun ang sagot niya. Ngayon, tungkol naman doon sa tanong niya na ano kaya ang relihiyon niya ngayon? Muslim o Christian? Ano kaya ang relihiyon niya? Alam mo kapatid, na nagtanong, ang relihiyon ni Kristo ay ang pagganap, pagpapasakop, pagpapailalim, pagsunod sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Ang tawag dyan ay Islam. Sa Biblia, ganyan ang sinasabi. Sa Mateo 7, ang talata ay 21, ganito ang pagkasabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun daw gumaganap, Sheikh, gumaganap sa kalooban ng Diyos, yun daw ang makapasok sa kaharian. Eh, yun naman ang ibig sabihin ng Islam, eh. Islam is submission to the will of God. Islam is pagsunod, pagpapasako, pagpapailalim, pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. So yun po ang reliyon pala ni Jesus Christ, Islam. In fact, sabi nga ni Kristo, eh, dapat, no, mismo si Kristo siya nagsabi, ha, na sabi niya, binanggit niya yung salitang Muslim, si Kristo mismo. Sa kanyang kapanahunan, binanggit ni Kristo yung salitang Muslim. Hindi binanggit ni Kristo yung salitang Christian. Sa Dusay, wala kang mabasa sa Biblia, sa apat na ebanghelyo, na binabanggit ni Kristo yung salitang Kristiyano. No? Ang mabasa mo dyan sa Biblia, yung salitang Muslim, binanggit ni Kristo yan. Saan mabasa yan? Ito po, basahin ko. Dito po sa aklat ng Lucas 6, ang talata ay 40. Basahin ko po ito sa wika ni Kristo na Aramaik. Sapagkat ang wika ni Kristo, Sheikh, Aramaik yan. Si Kristo, hindi yan nagsasalita ng English. Hindi siya marunong ng Tagalog. Bisaya, hindi rin. Ang wika ni Kristo is Aramaik. Yan ay kapatid na wika ng Arabic. Aramaik, Arabic, magkakapatid na wika yon. Yun ang wika ni Kristo, Aramaik. At ito ang sabi ni Kristo sa Lucas 6:40. Pakinggan niyo maigi. En talmed nahle al rabbu shiken kal adam shi muslim yehye ke rabbu. Ayun. Aramaik yan, Sheikh, ha? Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, hindi hihigit ang alagad sa kanyang guro, Rab, sabi doon. Datapuat ang bawat isa pagka naging Muslim or sakdal sa kanyang pinakamalapit na kahulugan ay naging katulad ng kanyang guro. Binabanggit niya yung salitang Muslim na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay sakdal. Oh, maging katulad daw ng guro. O, hindi sabi, tinuturo ni Kristo yung pagiging Muslim, no? O, yung salitang Kristiyano po, no? Ay, ano yan? Doon na yan lumabas nung wala na si Kristo. Oh. Tingnan nyo, ah, kung kailan unang ginamit ang salitang Kristiyano. Sa aklat ng mga gawa, 11, ang talata ay 25-26, ganito po ang pagkakasabi. Simulan ko sa 25-26. At siya ay naparoon sa Tarsus upang hanapin si Saulo. 26. At nang siya ay kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pina
simulang, pinasimula, pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yung mga alagad pala, unang tinawag na Kristiyano sa Antioquia, hindi sa Jerusalem. Eh dapat sa Jerusalem. Kasi nandoon si Kristo. Eh, sad to say, lumabas ang salitang Kristiyano, wala na si Kristo, at doon pinasimulang tawaging Kristiyano ang mga alagad sa Antioquia. Ito ay sa bansang Syria, hindi sa Israel. Ay, kita, sa Antakya, kung sa Arabic pa. Yung Arabic niya siya, Antakya yun eh. Namantakin mo. Alien pala kay Kristo ang salitang Kristiyano. Hindi alam ni Kristo ito. Hindi ginagamit ni Kristo ang salitang Kristiyano, ni hindi nga sinabi ni Kristo na kayo ay aking mga alagad, tatawagin kayong mga Kristiyano. Hindi sinabi ni Kristo yun eh. Ang sinabi pa nga, aba, ito siya maganda. Eh, mababasa pa natin na ang mga alagad ni Kristo nagsabi na sila ay mga Muslim. At gusto pa nilang pasaksihan si Kristo na yung mga alagad ni Kristo, sila raw ay mga Muslim. Gusto pa nilang sasaksi si Kristo doon. Sabi niya, saksihan mo na kami ay mga Muslim, hindi Kristiyano. Saan mabasa yan? Tingnan niyo ah. Sa chapter 3, ang talata ay 52, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله واشهد بأننا مسلمون. Sabi niya, itong kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikra. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyon, mga disipulo, ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay magbigay saksi sa na kami ay mga Muslim. Yun! Sabi ng mga alagad, yung mga Hawariyon, yung mga disipulo. Oh, kasi nagtanong si Kristo nung nalaman niya, aba, sabi ni Kristo, sino ngayon ang maging katulong ko sa kapakanan ni Allah? Sumagot ang mga Hawariyon, sabi niya, kami ang magiging katulong mo sa kapakanan ni Allah. At kami ay sumasampalataya sa Allah, yung mga alagad. At ikaw, sabi niya, pinapasaksi pa, ikaw, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Kristiyano. Hindi ganun ang pagkasabi. Ika'y magbigay saksi na kami ay mga Muslim. Sabi niya, talaga namang mga Muslim sila. No? Washhad bi anna muslimun. Bigay saksi ka na kami ay mga Muslim. Eh, mga alagad pala ni Kristo, mga Muslim, hindi po mga Kristiyano. Eh, sino itong mga alagad na tinawag na Kristiyano? Eh, di yun yung mga alagad ni Pablo. Dahil si Pablo naman talaga ang tunay na founder, siyang nagtayo ng relihiyong Kristyanismo, hindi si Kristo. Hindi siya ang founder noon. Si Kristo hindi po nagtatag ng relihiyon, siya po ay nangaral ng naunang aral ng mga propetang sinundan niya. Hindi siya nagtatag ng kanyang sariling relihiyon. Maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin siya nagtatag ng relihiyong Islam. Ang Allah kasi ang founder ng Islam. Yun ang ipinapangaral ng mga propeta, yung relihiyon ng Allah. At hindi yung sarili nila relihiyon. Kaya sa Biblia, wala kang mabasa na sinabi ni Kristo na ako ay Kristiyano. Dapat ang relihiyon mo ay Roman Catholic, Sabadista, born again. Hindi. Ang mabasa mo dyan, si Kristo, siya ay
tagasunod sa kalooban ng dakilang tagapaglikha. At kung titingnan mo, yung pagsunod sa kalooban ng Allah, yun ay Islam. Ang isang Muslim, tagasunod sa kalooban ng Allah. O, balikan natin yung kalooban ng na sinusunod. Ito po, katulad na lang halimbawa, Sheikh, itong pag-ayuno o pag-fasting. Itong pag-ayuno, ito'y isang pagsunod sa kalooban ng Allah. Pagsunod ito sa kalooban ng Diyos kapag ikay nag-ayuno. In fact, yung mga taong nag-ayuno sa panahon ni Kristo, sabi ni Kristo nag-ayuno, meron niyang gantimpala o reward. May gantimpala yung pag-ayuno. Kasi pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang pag-ayuno, merong gantimpala. O, di po ba? Ang mga Muslim nag-ayuno. Si Kristo nag-ayuno. Meron siyang sinasabi na ang pag-ayuno may reward. Ito, basahin ko sa Mateo 6, ang talata ay 16 hanggang 18. Ganito ang pagkasabi. Bukod dito, pagka kayo ay nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. 17. Datapwat ikaw sa pag-ayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. 18. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-ayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. May reward. Gagantihan eh. Ang pag-ayuno, may reward. Si Kristo kasi nag-ayuno rin eh. 40 days and 40 nights. Mateo 4:2, si Kristo nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Ay mga Muslim ngayon, ganun din, 1 month. Kung ikaw ngayon na nakikinig, nag-ayuno ka ba? Katulad ng ginagawa ni Kristo na sinabi niya, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sagot niya, kapatid na Lord po, opo, nag-ayuno rin kami kapag Semana Santa. Yung pong pag-ayuno namin sa Semana Santa. Oh. Hindi nga lang kami kumakain ng karne ng baboy. Bawal sa amin ang karne. Pero nag-ayuno pa rin kami. Hindi po yun pag-ayuno. Oh. Ang pag-ayuno po, take note, hindi diet. Ito, tandaan niyo po, basahin ko. Ano ba ang pag-ayuno ayon sa Biblia? Ang pag-ayuno ba ay yung hindi pagkain, hindi pagtikim ng karne? O, ng kung ano-anong karne? Hindi po, mga kapatid. Maliwanag po sa Biblia, ganito po ang style ng pag-ayuno ayon sa Biblia. Tingnan nyo ah. Esther, sa aklat ng Esther 4, talatang 16, ganito ang pagkasabi. Ikaw ay umaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangakaharap sa Susan. At ipag-ayuno ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinom man. Yung pag-ayuno pala sa Biblia, hindi pagkain, hindi pag-inom. Kaya, yung pag-ayuno na ginagawa mo na hindi ka kumakain ka rin ng pagkain, lugaw, umiinom ng tubig, pero ang iniiwasan mo lang yung karne, hindi po yan pag-ayuno. In fact, yung pag-iwas po sa pagkain ng karne o lamangkati, ito ay utos ng demonyo, hindi ang utos ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Timoteo, unang Timoteo 4:1-3. Ganito po ang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ano ang aral ng demonyo? 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa pagkain ng lamangkati o karne. Yung palang pagbabawal sa pagkain ng karne, ito pala ay utos ng demonyo. Hindi pala pag-aayuno yun. No? Utos ng demonyo ang nasunod niya. Itong hindi pag-aasawa, utos ng demonyo, sabi sa Biblia po. Sapagkat ang tunay na pag-aayuno, ayon sa Biblia, sa aklat ng Esther 4:16 na ating binasa, ang pag-aayuno, ito yung hindi pagkain at hindi rin pag-inom na siyang ginagawa ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos katulad ni Kristo. Kaya nga po, mahalaga po na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Yun po ang aming kasagutan.
Walang tayong oras, check na natira. Napakabilis ng oras. Hindi natin naabot yung tanong ni Brother Lutfu. Pero maya, sabihin ko na lang sa'yo habang magkasama tayo. No? Tanong niya kasi kung pwede bang mag-toothpaste, no? Mag-toothbrush. Anyway, sa amin pong mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga nagsasaliksik, sa mga kababayan natin mga Kristiyano, patuloy lang po sa pagkinig. Marami kayong matutunan sa aming palatuntunan. Ito po ang palatuntunang nagtatalakay ng mga tanong ayon sa Quran at sa Biblia. Comparative po yan. Upang higit nyo pong malaman, mabuksan ang inyong isip, hindi lamang sa Biblia, kundi pati na rin sa Quran. No? Upang sa ganun, kayo po ay magkaroon din ng magkamit din ng tamang kaalaman sa pagsasaliksik ng iba't ibang ng dalawang aklat na ito, ng Quran at ng Biblia. Sinasabi namin na mga bagay na ito hindi upang kayo ay laitin, kundi kayo manira ng ibang relihiyon. Sinasabi namin ito upang kayo ay maituwid yung ating pananampalataya. After all, ang makinabang po nito is kayo rin po. Nasa inyo po kung tatanggapin o i-reject niyo po yan. Ang amin po ay panay pagpapahayag lamang ng mga katotohanan na amin pong binabasa, hindi po yun galing sa amin, binabasa po namin. Kaya po lagi niyong maririnig, ikra, basa, binabasa lang namin. At yung pinakamalapit na kahulugan, binabasa rin po namin. Sapagkat hindi kami nagbibigay ng sariling opinyon, binabasa namin kung ano yung nasusulat. Nawa po ang programang ito ay maging daan upang kayo ay magabayan sa tamang pananampalataya. Hindi po kami magsawa na kayo po ay aming aanyayahan sa matuwid na relihiyon, sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Yun po ang ating kaligtasan. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Sa ngalan po na aking mga kasamahan, si Brother si Sheikh Morris Kabugatan, salamat. Brother Lutfu, salamat sa pagpunta mo. Brother Khalid Sanchez, hanggang sa muli po, nawa ang pagpapala ng dakilang tagapaglikha ay laging sa inyo. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan, mga Muslim na nakikinig ngayon, isa pong maluwalhati at mapagpalang Ramadan o pag-aayuno sa inyong lahat. Assalamualaikum.